At kaugnay pa rin po ng sitwasyon ng bulkan ngayon, makakapanin po natin si DOST Undersecretary at PHIVolcs OIC Renato Solidum. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy. Apo, sa ngayon no, ay kumusta na po ba ang kanino? Nagbuga ulit ng abo at lava. So, sa ngayon po, kumusta na po ang Mayon? Patuloy ang paglabas ng lava dyan sa bunganga ng bulkan Mayon. Hindi lang napapansin kasi magmula ng isang gabi at lalo na kagabi, ang paglabas ng lava ay wala masyadong puwersa. Pero ito'y mabilis na umaagos. At minsan, nagkakaroon ng pagbuga, may lava fountain niyan, o di kaya dahil sa maraming lava ang nabubuo doon sa tuktok, minsan nagkukulaps. At ito'y naging sanhi ng mga malalaking pyroclastic density current o uson sa wikang Bicolano na nagpunta doon sa Miisi Channel at napuno yung ibang bahagi nito at mas mababa na ang naabot nito at magiging parang source ng lahar kung sakaling umulan uli dyan sa Mayon. At sa ibang mga channel, bunga at kaninang mga badang tanghali ay meron ding uson doon sa may Baso Channel na parte ng Santo Domingo. Yung pong hazardous eruption na tinatawag, inaasahan pa rin po, ina-expect pa rin po ba ito ng PHIVolcs o dahil lo dandahan na ito'y pagbubugan ng lava at abo, nakakatulong ito kahit papano upang mabawasan po yung pressure? Tama yon, nababawasan, pero ang kailangan mo lang para magkaroon ng mas maraming gas sa loob ng bulkan ay mabara yung bunganga nito. At di kaya ay umakyat pa ang bagong batch ng magma na mas maraming gas ng mabilis-bilis. So hindi natin pwedeng alisin yung posibleng mas malakas pa na pagsabog na tinatawag natin na mga volcanic eruption ng Mayon kung saan mga 10 kilometro minsan ang abot o tayog ng iniitsang bato at nagkakaroon ng mga pyroclastic density current o uson na mas malayo sa nangyayari ngayon. Opo, so yung deposit ho ng mga uson, ito yung medyo delikado sa ngayon. Kung magpapatuloy na pong pag-ulan po. Oo, tama yon. Kasi nung isang araw, nung weekend, no, nagkaroon nga ng lahar doon sa isang channel na parang branch ng Miisi Channel. At ito ay hindi masyadong malaki kasi barado ang upper slopes ng lava flow. Kaya lang kagabi, parang kung titignan mo ngayon, yung nangyaring uson kagabi, parang sinabuyan mo ng pulbos ang southern slopes ng Mayon dahil sa namumuti ang deposit ng uson. At ito'y lagpas na doon sa lava flow, mas mababa na ang inabot nito. At ito yung kailangan nating bantayan kung umulan ng matagal at intense. Sigurado magkakaroon ng lahar doon sa mga ilog na nagmumula sa Miisi Channel. Ano po ang reading sa mga instruments po? Meron ba bagong batch ng magma na umakyat o meron pong pressure o yung gas po na naiipon pa sa loob? Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-akyat ng magma mula sa baba ng bulkan at ito ay inflated o namamaga. Sa ating pagbabasa ng gas, sulfur dioxide gas na inilalabas ng bulkan Mayon ay mataas ito. Ito yung pinakamataas na araw, 3,400 tons per day. Although related ito siguro sa dami ng lava na ibinuga kagabi. So titingnan natin bukas kung mamimaintain ito. At kung ikukumpara natin sa mga nakaraang pagsabog, itong mga level na more than 3,000, ito yung nakita din natin sa ibang eruptions na naghumantong sa mga mas matatayog na eruption or volcanic eruption. Bilang panghuli po, anong mensahe niyo sa mga kababayan natin sa Albay sa sitwasyon ng bulkan Mayon? Yung tinatawag nating apparent na walang nakikita masyado sa bulkan ay parang deceptive yon at dapat pag-ingatan kasi mabilis ang paglabas ng lava sa tuktok. Minsan ay nagde-detach ito, no? Na titibag at nagdudulot ng mas malayong galaw o paggulong ng mga bato na tinatawag nating uson. Kaya hindi po sila dapat pumapasok sa loob ng 8-kilometer danger zone na actually buffer na rin yun. Most especially sa loob ng around 7 kilometers from the volcano. Apo, salamat po sa pagkakataon, sir. Si DOST Undersecretary Renato Solidum, kaugnay po ng update sa sitwasyon po ng bulkan Mayon. Salamat po. Maraming salamat po.